So moving on, we have Claire, PJ, Princess, Janelle, and Lawrence. So everybody is in. Very good. So we can now proceed. So like our previous sessions, we always abide to our classroom rules. So we have classroom rules. May classroom rules tayo. Ano nga pa yung classroom rules natin? LRT. Our classroom rule is called LRT. L is R is very good. And T is talk when you are called. Very good. So we all know our classroom rules. Let's look back. Yesterday we have our lesson. Can you still recall our past lesson? Yes, sir. What is our past lesson? Yes, PJ. PJ, sabi ni PJ, nose. So, yes, we talk about nose as a part of our lesson. Pero may lesson pa tayong iba. Yes, Claire? Yes, Claire, sorry. Yes, very good. Our past lesson is all about respiratory system. Now, if we learn something about respiratory system, I have here a chart. Arrows and numbers will appear. So may mag-a-appear na mga arrows and numbers dun sa chart natin. And we are going to name the parts. So we have parts of respiratory system, right? So we are going to name them. Gaya nung dati, first to raise his or her hand will get the opportunity to recite. 2 points will be given to every correct answer. So we have 6 parts. So this is our chart. And this is number 1. What do you call that part? Yes, Claire? Nose. That is the nose. Very good. 2 points for Claire. Next. Tataas na sa Janelle. So, Janelle. Let's see. Very good, Janelle. 2 points for Janelle. Next. Nagtataas sa Princess. Tingnan natin. Princess. Larynx. Let's see. Very good, Princess. 2 points for Claire, for Janelle, and Princess. Next. PJ. Ito pa lang, ha? Tricia po. Tricia. Rakia. Very good, PJ. Next. Lawrence. Let's give Lawrence a chance. Ito pa lang, ha? Hindi mo pa nakikita, eh. Okay. So, obviously, Langs yung susunod. And, lastly, Janelle. Lungs. Bronchi ito, Lawrence. Bronchi pa lang ito. Okay. Ito pa lang yung lungs natin, oh. Okay. So, last part.
Claire. Diaphragm. Let's see. So, diaphragm. So, those are the parts of our respiratory system. Now, do you like to play a game? May game tayo dito. Ayun lang ako. Okay, ayun mo yan. Nag-hold na ng breath sa Janelle. No, hindi siya ganun. These are instructions. First, you need to inhale as long as you can. Inhale muna tayo. Next, we're going to say lungs for as long as we can. Sabihin natin yung lungs. Dire-diretso. Now, ang mangyayari dito, patagalan. We're going to time. So, whoever wins will get 10 points. Yung second place will give 8 points. 3 points for the third placer. So, trial muna. Trial. Inhale. Inhale. Inhale na, Lawrence. Mauuli ka na. Ako po, sir? Oo, inhale na. Inhale. 3, 2, 1. La. Trial pa lang yan. Exacto 32 seconds. Trial pa lang sana yan. Trial pa lang sana. Kaso eh, sineryoso naman na niya. So, may we have Janelle? 3, 2, 1, go. That's 14 seconds. 14. So, to beat Lawrence. Try natin si PJ. PJ. Ah, si Princess muna. Princess. 3. That's 19 seconds. 19. Wait, na-left ko yung... Let's try PJ. PJ. 3, 2, 1. Twenty-two seconds. And for me. To beat Lawrence, second placer, PJ. Let's try Claire. Claire, ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. That's 21 seconds. So, first place, Lawrence. Then we have PJ and Claire. So, 10 points for Lawrence. 8 points for PJ. And 5 points for Claire. Ilang points po sa akin, 10? Yes, 10. 12 na lahat ngayong araw.
ano to? Yung akin. Yung sa'yo. 8. 10 ka na lang at ngayong araw na to. Sir ako? 10? Yes, ngayong araw na to. So, did you enjoy the activity? Nag-enjoy ka tayo? What did you observe when we prolong our breath? Nung lungs. Hinabaan natin yung breath natin. Anong na-observe nyo? Nung your lungs. Lahat pwede paulit yung lungs. Paulit? Mamaya, may game pa tayo. Pero anong na-observe nyo? Nung hinabaan nyo yung hininga nyo? Natatawa. Hindi. Aside from natatawa, ano pa yung naramdaman nyo? Yung parang may nagpapatawa. Yeah. Aside from parang may nagpapatawa, ano pa yung naramdaman nyo? Yung naramdaman nyo sa katawan nyo? Makahinga. Oh, yun. Sabi ni Janelle, hindi daw siya makahinga. Bakit kaya mahirap puminga? Why do you think it is hard to breathe? What do you think? Yes. Bakit? Bakit mahirap puminga? Sa palagay niyo? Yes, PJ? Kulang sa oxygen po. Oh, kulang sa oxygen. Very good, PJ. So, nakukulangan tayo sa hangin. Mamaya, you will discover kung bakit nahihirapan tayong huminga. Based sa activity natin ngayon, based from our activity today, what do you think is our lesson for today? Claire? Lungs? Can be. So, our lesson today is connected about lungs. Because our lesson for today is how the respiratory system works. Pag-aaralan natin kung paano gumagana yung respiratory system natin. Yesterday, we learned the parts only. Now, we are going to experience how the respiratory system works. Para magawa natin yon, may activity tayo dito. I have given you a box and they contain materials. Materials that we are going to use in this activity. Before we open the box, listen to the instructions first. Instruction muna tayo bago natin tingnan yung mga materials, okay? So, we're expected to work with each other. Kailangan nating magtulungan. Magtutulungan tayo. Sa pagtutulungan natin, dun lang makakamit yung success ng isang activity. We need a leader. Someone na magsusupervise and mag-a-assist ng members during the course ng activity. Sino ang magiging leader natin? Leader. Someone na maglilid. Lawrence po. Lawrence? Okay. Lawrence is highly nominated. Lawrence will be the leader. We need a cutter. Someone who will cut the needed materials. Okay, PJ. PJ is presenting. Very good, PJ. And we need assembler. Someone will glue together our assemble model. Yung mag-glue lang po yun, sir. Oh, yung mga magtidikit na mga parts, kung ano man yung mga yan. Oh, nagpa-present si Princess. Princess will be our assembler. The rest, i-assist nyo yung mga teammates nyo. Okay? Okay, ako lang. Okay yan. Wait, Lawrence. Step 1 muna tayo. Ikaklaro lang natin yung steps para konti na lang yung tanong mamaya. Step 1. Makinig si leader and si cutter. Siyempre makinig din lahat. Step 1. Cut a straw about 1 inch long. Fold the center of the straw and cut a circle enough for another straw to go through. Ito ang itsura niya. Yan kaya ko yan. Okay. Next. Step 2. Cut another straw about 4 inches long.
4 inches yung haba niya. Place this on the hole made on the first straw. Apply glue to where they were joined together. Ito ang magiging itsura niya. Kaya? Opo. Okay. Step 3. Attach a balloon on the end of the straw. On each end. Sa bawat end daw nung first straw. Glue them on the straw. Ganito ang magiging itsura niya. Okay. Kaya. Step 4. Make a hole in the center of the jar. Insert the second straw through the hole and glue them on the straw. Glue the straw on the jar. Ganito na ang magiging itsura niya. Lulusot siya doon sa jar. Okay? Yes, sir. Next. Step 5. Cut a balloon open and seal this in the opening of the jar. Di pa yung jar, may kwan siya. May pangalan nito, may putas siya. Opo, sir. Kaya tayo ng balloon, tapos isasara natin siya doon. Wait muna, wait. Don't be excited. Tapos, secure siya ng rubber bands. Pag na-seal yung balloon, secure siya ng rubber bands. Kaya? Opo. Ito ang magiging final output natin. Okay, so we can now work. Let's work. Kaya pa dito sa harap ng cam? Ayun, may table sila. Ninyo. Ayan, sige, at least makikita na. Eh, hindi makita. Oo. Nawawala yung camera ng mga kwan. Kami stable naman po dito. Ay, kahit ganito na ba? Pwede na ba to? Ayan, nakikita kina Michelle. Yan, okay na yan. Okay po, sir. Pagka may malabo, maglaro lang kayo. Okay, open lahat ng camera ninyo, mga anak. Dahan-dahan doon sa kwan, ah. Sa super glue. Opa. Kahit sa glue gun. Yung glue gun, mainit yun. Na yan? Opo. Lagay na po. Okay, sige. Pwede na yan.
Okay. Iingat dyan ah. Iingat sa pagugulo ng balon. Okay. Kwan siguro, maganda kung ibaba mo siya para malayo sa katawan mo. Make sure na makakapasok yung hangin dyan ah. Pangit pa. Sino to si princess? May init yung princess ha? Kuha kayo ng isang balon. Ilagin mo yan. Try nyo ang hipan kung papasok yung hangin. Okay. Hindi papasok yung hangin dyan. Ay, very good. Very good, very good. Galing, galing. Aidan. Pwede tayong bumalik sa upuan natin. Very good. Ano ba ginawa niyo? Makikita natin yun mamaya. Try mo ang ilain. Nag-i-inflate? Apo. Puras mo. Wow. Sige, sige, sige. So, let's observe. Bago tayo mag-observe, we have here the chart again ng respiratory system. We will look at the chart. Ano yung part na to? Yes, clear. Diaphragm. Diaphragm. So, that's the diaphragm. So, dyan sa ginawa nyo, kung respiratory system yan, asan dyan yung diaphragm nya? Ayun po. Hindi, yan. Yung ginawa nyo. Yung ginawa nyong model. Asan dyan ang diaphragm? Yung nasa baba. Very good. Yung nasa baba. So,
Pull the balloon covering the jar slowly. Actually, meron din ako dito. Sabi, pull. Pull the balloon. Yung nasa cover daw. Pababa. Slowly. Gawin nyo nga. Tignan nga natin kung parehas tayo ng result. Lapit mo. Oh, so observe natin. Observe natin lahat. Ipa-experience natin sa lahat kung anong nangyayari. Anong nangyayari? Pag hinila yung isang pinababang balon, yung nilipan po, parang naiihip po. Parang naiihip. Or ano nga. Nalalagyan siya ng hangin. Kasi oxygen. So based from your observation, sa tingin nyo, paano nag-work ang respiratory system? Observe nyo. Observe natin. How do you think our respiratory system works? Based observation nyo. Sa ano? Yung hangin po. Yung hangin. Anong nangyayari sa akin? Pumapasok pag kinihila po. Pumapasok ng pag kinihila. Parang hindi ko po yung hangin. Magkakaroon ng hangin kapag bumaba yung diaphragm. Correct ba? Parang hinihigop yung hangin. Hinihigop yung hangin kapag bumaba yung anong part? Yung paghihilain po. Yung paghihilain. So yung hinihila. Diaphragm po. Diaphragm. Yan ito ang nangyayari, di ba? Yan. Opo. Parang puso lang na tumitibok po. Pag hinila natin siya, magkakaroon ng hangin. Pag nirelease natin siya, babalik ulit siya. So, that's how our respiratory system works. Yung diaphragm natin, bumababa. Bababa yung diaphragm. So, mapupuno ng hangin yung lungs natin. Pag nag-release yung diaphragm, ilalabas natin yung hangin. So, ganun lang siya. So, recap. Did you understand our lesson for the day? Yes, sir! What have we learned today? Claire? Lungs. What about the lungs? Lungs. Ano ang tungkol sa lungs ang napag-aralan natin ngayon? Yes, Claire? Respiratory system. Ano ang tungkol sa respiratory system, PJ? Kung paano? Kung paano hinga. Paano siya? Kung paano tayo humihinga. Kung paano nag-work yung respiratory system natin. So, how does the respiratory system work? Paano? Siyempre, hihilahin po para makakuha ng oxygen. Hihilahin yung diaphragm pa ba para makahigop tayo ng hangin. So, what do you think will happen if one part of the respiratory system was damaged? Kung isang part. Oh, yes. Wait lang po, sir. Kung isang part. Oh, ito. Kunwari yung straw doon, naputas. Ano sa tingin niya mangyayari? Yes, BJ? Mawawalan po ng oxygen yung balon. Mawawalan ng oxygen yung balon. So kahit hilahin natin yon, hindi siya mag-i-inflate. Very good, PJ. 5 points for PJ. Wait lang. Yes. Pansa siya yung mag-ahawin niya. Ganun talaga. Meron pa isang question? Para sa'yo to, Lawrence. Para makabawi ka. Para sa'yo, para makabawi ka. What should we do to prevent damage to our respiratory system? Ano ang dapat natin gawin para hindi ma-damage yung respiratory system natin? Yes, Claire. Still. Take care.
Oh, take care. We should take care our respiratory system. Paano? How? Paano? Maghanap tayo ng usok. Singutin natin. Then wala po. Hindi. So how are we going to take care the respiratory system? Smoke. No. No. Smoke. So we should not smoke. Protect our body and lungs. In lungs the pus. In heart. Nose. So heart. May mga activities kasi ang human na nakaka-damage ng respiratory system, such as smoking and inhaling chemicals. Kaya hindi natin to dapat ginagawa, yung paninigarilyo at yung pagsisinghot ng mga chemicals gaya ng mga asido, yung super glue, gasolina. We should avoid. To avoid this, we should not smoke and refrain from inhaling chemicals. Kasi once na damage yung respiratory system natin, mahirap siyang mag-heal. Mahirap siyang gamutin. Naintindihan? So, sinong maninigarilyo dito? Paglaki? Wala, very good. Para healthy yung respiratory system natin, yung lungs. Tama, pre. So, we have your evaluation. Simple lang yung instruction. Write T if the statement is true and write F if the statement is false. Sulat lang po, sir? Yes, number and answer lang. So this is our number one. The lungs are where the air is stored by our body. Number two. Hindi na po susulatan yung sentence. Hindi na. Number and answer lang. Number two, the diaphragm is responsible for inflating the lungs. True or false? Three, the air tubes are where the air travels towards the lungs. True or false? Sir, paulit po sa one. Di ba, Teto? Ayan pa lang sir, yung one, oh. Ayan pa lang yung one, oh. Hindi ko pa naman inalis. Sir, pa-copy yung right? Hindi na. Number and answer lang. Inflating. Inflating. Ibig sabihin nun, paghigop ng hangin. Number three po. Number four po, sir. Okay, number four. Move on tayo. Number four. Four. Smoking is good for the lungs. 5. Damaged respiratory system can still work well. Number 4. Smoking is good for the lungs. Damaged respiratory system can still work well. Hanggang 5 lang yan. So let's check. Exchange papers. Exchange papers. Yan si Janelle. Exchange din kayo. Okay. Si Janelle.
Wala siyang ka-exchange. Check tayo. One. The lungs are where the air is stored by our body. True. Number two. True or false? True. The diaphragm is responsible for inflating the lungs. Very good. True. Number three. Three. True. True. The air tubes are where the air travels towards the lungs. Very good. True. Number four. False. Very good. F. Smoking is good for the lungs. Number five, F. Number five, F. Damage. Perfect. Side man. Perfect. Side man. Bago tayo magtali ng points. Assignment. Assignment po, sir? Yes. Go. Interview. Pari ko. Interview. Mother and father. Interview. Sir? Yes. Pwede na lang may-ari na lang namin yung, ano? Yung ginawa namin, yung subject. Eh? Pwede sa akin na lang? Sa inyo naman na yan. Except yung glue gun, ha? Sabi na lang. Okay. Wait lang. Tali tayo lang points. Shoot. Away. Points for the day. For the day, Lawrence got. Pero hindi pa. Ay, hindi pa. Ako. Assignment. Ito, points. Yung dagdag kahapon. Points for the day. For the day, ah. Lawrence, 18. Pa? Si Lawrence, 18. 18. Si Janelle, 18. Si BJ, 20. Si Princess, 19. Si Claire, 23. Ah, siya lang yung malakas. Oo, yung pala mo loko. Siya lang yung malakas. Wala pa ba, hindi lang kita matapos siya. Dagdag natin yung points bukas. So, goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow.